Hi guys, good morning sa atin lahat. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang proseso ng pag-ani sa amin dito ng palay. Yun nga pala guys, nagpaani kami rito ng aming palayan. Medyo late na nga ako dumating at nagsisimula na yung mga tauhan dito na mag-treasure. Guys, pinapakita ko sa inyo kung paano ang proseso dito sa amin ng pag-ani ng treasure. Ang tinatawag namin dito ay treasure. Ito guys, is maproseso to na pag-treasure, pag-ani dito sa aming palayan. Yado matrabaho pero yun talaga ang kailangan gawin para tayo ay may masaing. Dito pala, ang ginagawa ng mga tauhan dito is hinihiwalay yung palay at saka yung dagami. May tawag yan dito sa amin. Yung nakatalikod dyan yung nagpa-process kung papano is mag-treasure. Sa likod naman yung nakablo ang naghahawak ng sako, ayan. Po nilalagay yung mga na-treasure na palay. Naman sa nakaharap na kablo, doon ang nilalagay yung mga dagami bago siya ilagay doon sa makina dyan sa may treasure. At meron din yan malaking electric pan na sa likod ng... Sabi ko nga sa sarili ko, total nandito na rin ako. Kailangan ko na lang videohan para may pakita ko sa inyo at may share kung paano yung proseso dito sa amin ng pag-aani. At ang mayan nga po, malapit na mapuno yung isang sako at kailangan niyan talian para dalhin doon sa tinatambakan ng mga sako. Ayan na nga po, patuloy lang po ang paglagay ng mga dagami na may kasamang palay dyan sa loob ng treasure. Sabi ko, kuya, ingat ka dyan sa paglalagay ng mga dagami, baka masama yung kamay mo, kawawa ka naman, baka masugatan ka. Nga din, kaunting ingat din sa mga ganyan kasi kahit papano, ano rin yan, sip yung pinag-usapan natin dyan. Ayan, medyo delikado yan, pero kumbaga easy na nila yan, mani-mani na nila yung ginagawa kasi minsan araw-araw na rin yung ginagawa na dito pag nag-aanihan. Pero mabuti na rin yung nag-iingat kasi ang aksidente hindi natin alam. Nga po, dahil wala rin akong magawa, kung nga sana tumulong, sabi nung ayan yung nakaupo, wag na, okay lang yan, kasana yung mga tao na yan. Muna lang kami dito para sumikat naman kami. Shout out dyan sa mga tao na mga masisipag. Si kuya parating na siya, sila yung mga naghakot ng palay dito sa amin. Na lang namin sila ng isang 30 pesos ata isang sako. Tingnan mo si kuya, ang lakas niya, walang nagano sa kanya tumutulong, kanya-kanya yan diskarte dito para mabuhay sila, tulong sa pamilya nila. Ayan o, kulang pa nga daw yung dala niya, tinatakbo pa niya. Ang lakas ng mga tao dito, masisipag, kasi kung hindi sila magsisipag, ano yung iuwi nila sa pamilya. At ito na guys, ipapakita ko sa inyo ang proseso ng pag-ani. Here we go, let's go!
nagbabatal din eh.
Uuwian na. Tapos na mag-tracer. Ang bilang nila ay umabot, humigit kumulang 43 sacks. Pero bilangin pa rin natin mamaya, nandun sa may malapit sa daanan ng sasakyan. Ito yung hanap buhay namin dito. Ready na lugi. Ito lang yung daanan namin dito, pilapil. Mm-hmm.